So yun, what's up mga kabirds, at welcome back again dito sa ating channel. At sa video ito ay ipagpatuloy natin ang ginagawa nating pagmimintin sa ating barko. At ito nga ang gagawin natin ngayon ay ang pag-greasing, ang pag-agrasa natin dito sa ating mga roller, itong mga gear at saka yung mga cable, divots at pulley. Lahat na nang may kailangan na grasahan at may mga fitting dito sa barko ay lalagyan natin ng grasa. Pero bago tayo maglagay mga birds ng panibagong grasa, ay siguraduhin muna natin na lilinisin na muna natin lahat ng mga grease fitting. Tatanggalin na muna natin lahat ng mga luma na grease para na grasa para makapasok yung bagong grasa natin. Mayroong schedule mga birds ang paglalagay ng grasa sa barko. Hindi naman sa araw-araw naglalagay tayo ng mga grasa sa fitting natin o nag-greasing tayo sa loob ng barko. Depende na lang sa ibang barko, pero dito sa amin minsan tatlong beses, mahigit na lang talaga tatlong beses sa isang buwan. At kasi minsan din naman pag madalian yung mga biyahe at konti na lang yung panahon para mag-istamba yung barko o mag-aangkurahin, doon na tayo nakapagpalagay ng mga grasa. Doon na natin nagagrasahan na lahat ng mga grease fitting. Pero itong hatch cover natin mga birds, at lalong-lalo na yung deck crane natin o yung mga tinatawag natin dito na crane sa barko, kasi ito yung ginagamit sa loading operation natin. At siyempre lagi natin ginagrasahan yung mga kable niyan at saka yung pulley niyan, para mas ano natin nagagamit, hindi tayo maabariya sa paggagamit. At ito namang roller natin sa bodega natin, dalawang araw o tatlong araw nilalagyan natin ng grasa yung mga gulong niyan para hindi yan mag-stack up. At kasi kapag walang grasa yan, nag-stack up yan, hindi na iikot yung gulong niyan at baka tuluyan ng masira at mabariya pa yung operation natin. So lagi natin na minimintin, nalalagyan natin ng grasa yung gulong ng hatch cover natin mga birds. At simple lang ang pag-a-apply nito mga birds sa ibang barko. Gumagamit sila ng yung tinatawag natin na pneumatic grease pump. Yan yung may motor yan at hangin yung nagdadala. Ibali nagpa-pump siya at automatic na yung grease yan lalabas kapag pinindot mo yung nozzle o yung pump niya. Pero yung ginagamit natin mga birds, ito yung lubrimatic grease pump. Sumano-mano tayo. So ganito lang ang paglaglagay nito mga birds ng grasa sa loob. Tanggalin mo lang yung sa may ulo niya, yung ulo niya, tapos ilublob mo lang dyan sa may balde na puno ng grasa. Pagkatapos, hilain mo lang yung ano niya dun sa baba, sa hulihan niya. Automatic papasok na yung grasa niyan sa loob kasi maglalakyan siya pagka naabot mo na yung pinakadulo niya sa paghila. So yan ang mga birds, ang problema lang dito is medyo marumi. Kasi magkagrasa talaga yung kamay natin at yan lang. At yung pump, automatic yan. Hindi mo masyado mahawakan yung grasa kasi bomba yan, nakaloob sa tangke, o yung iba nilalagay na lang yung balde automatic ng grasa. So ganun lang mga birds, kasi inter island lang tayo, wala tayong ganyan. Kasi alam mo na dito sa inter island medyo kulang-kulang ang gamit sa barko. Kaya nagiging manumano na lang yung trabaho natin dito. So ganito lang ang pag-apply niya mga birds. So yung nozzle niya, yung pinakadulo niya, yung nozzle tip niya, ipasok mo lang sa may grease fitting. Tapos itong pump niya, bumbahin mo lang, automatic na yan, lalabas na yan. At siguraduhin mo lang na walang nakabara. Kasi kapag may nakabara, kahit ano pang bumba na gagawin mo dyan, walang grasa na lalabas sa kanyang nozzle tip. I-check mo rin yung grease fitting kung hindi rin wala din nakabara sa grease fitting, kasi kapag may nakabara sa grease fitting mo, hindi din magre-release sa loob yung mga grasa. Siguraduhin mo na walang nakabara na mga alikabok o yung mga pintura, kasi magbabara din yan siya mga kabirds. So ganun lang mga birds, ganito lang ka-easy mag-maintain at ganito lang ka-easy mag-apply ng pag-agrasa dito sa barko. At hanggang dito na lang ang video natin mga kabirds. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga nagpapa-shoutout sa atin dyan, si Master, shoutout sa iyo dyan si Master. Mag-iingat po parati sa paglalayag.
At thank you. Paalam mga kabobords, hanggang sa muling video natin. Don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga bagong video na ilalabas natin. Paalam.